mukhang hindi na mapipigilan yung bardagulan na magaganap dito kay Rowena Guanzon at dito kay Annabel Rama. Ang nakakatawa po dito, no, at nakaka-amaze, no, nakaka-amaze talin na itong si Miss Annabel Rama ay nagpapakita pa ng mas magandang character kung para dito kay Rowena Guanzon na dating commissioner ng COMELEC at ayun din, lawyer din at asyendera. No, may isang video si Lupa Gutierrez na yung kanyang nanay ay kanyang tinanong kung anong masasabi about kay Rowena Guanzon. Hi, Ma. Can I take a video of you? Say no. No. Ma. Hi. My habit is Take two. Hi, Ma. How are you? Ma, how are you feeling? Ma, ano message mo kay Guanzon? That girl Guanzon. Ay, nako. No comment. Wow! Yung parang na-amaze si Rupa, no, na sinabi na, na yun lang yung sinabi ng kanyang nanay na alam naman ng lahat kung gaano katapang din itong si Miss Annabel Rama, no, na talagang, ako talaga, nakilala ko si Miss Annabel Rama na walang inuuman. Pero yun lang yung sinabi niya. Nakakatawa lang dito na parang mas pinakikita pa nila Rupa Gutierrez at ni Miss Annabel Rama, kasama na rin po si Direk Daryl Yap na mas may pinag-aralan pa sila rito kay Guanzon. Kasi parang alam mo yon, parang talagang commissioner, tapos lawyer pa, siya na rin nagsabi na nagturo siya about sa law, tapos sa shindera, sa kilalang tao, na para pumatol ka at magsimula ng bardagulan, no? Bardagulan sa mga artista. No, so hindi po nakakaalam, si Rupa Gutierrez po ang gaganap bilang First Lady Imelda Marcos. So wala akong makita na personal na problema ni Rupa Gutierrez kay Rowena Guanzon. Eh hindi ko rin alam kung bakit, dahil ba na si Rupa ang gaganap na First Lady Imelda Marcos ay kailangan na pag-initan. Kailangan ba na pati yung mga artista na magpo-portray lang, no? Kailangan din bang pag-initan? Kailangan din ba bardagulin kahit na yung mga tao ay ginaganapan lamang nila yung kanilang trabaho? Pero kailangan din na bardagulin talaga? As in bardagulin? Sinabi po ni Rupa, no, na hindi po niya alam yung word na bardagulan. Ay, nako, ewan ko ba. So, ito pang isa, no? Sinabi ni Rowena Guanzon na, ito, sabi niya, oh, I am an elected official, not a two-bit actor. Hindi pa ako Laos, call me a war, but never call me Damatans. So, sabi niya rito, elected daw siya. Parang sa pagkakatanda ko, ang binoto ng mga tao ay yung party list, hindi mismo si Rowena Guanzon. So, hindi po si Rowena Guanzon yung binoto ng mga tao. So, ulitin ko po ha, magkaiba po yung binoto yung party list. Party list po yung binoto, hindi po si Rowena Guanzon. So, nakahiya, no, bilang mga Pilipino na meron tayong abogado, commissioner ng COMELEC na eto, nakikipagbardagulan. Kung kani-kanino lang, no, parang wala eh, walang standard. Tama yung sabi ni Rupa Gutierrez. Woke up today realizing that not all students who went to elite universities have manners. May pinag-aralan nga, asal kanto naman. Gosh. So, totoo din yun, ano? So, totoo lang. Wala talaga yan, no? Yung attitude, yung character, yung manners. Wala yan sa kung saang eskwelahan ka nag-aral, anong natapos mo. Nasa tao talaga yan. Kaya nga unfair dun sa mga teacher o sa mga eskwela na ginajudge sila, depende rin sa tao. Ang bawa, nag-aral pala sa ganyan, kaya mabuti yan eh, kaya magaling yan. Pero yung totoo, wala sa ganyan. Nasa tao talaga yan. At eto nga, yung character ni Rowena Guanzon, kung ating titignan. Kanda, wala talaga. So, kudos dito kay Rupa Gutierrez. And sinabi rin pala ni Rupa Gutierrez na parang yung kanyang lawyer na yung bahala dito.
At sana talaga, no, na kung may habol o kung may kaso man na sasampa si Rupa Gutierrez, masampahan din. No, maging si Daryl Yap, si Direk Daryl Yap, no, kung merong mga pwedeng ikaso kay Rowena Guanzon. Ako talaga, promise, gusto ko po talaga makasuhan nila si Rowena Guanzon. Kasi, nung election na ginawa niya kay PBBM na sumisigaw ng magnanakaw, tax evader, hindi ko talaga yun makalimutan. Kasi, para sa isang lawyer na ganun ang character, parang hindi. Siguro, feeling ko din, no? Feeling ko lang, no? Pakaramdam ko, feeling ko, na yung ating mga samahan ng mga abogado, hindi pa kayo pwedeng gumawa ng aksyon para ito, kasi si Rowena Guanzon nagre-replika sa inyo to, Diba? Ano niyo? Nakakasira. No? Nakakasira sa mga abogado na dito sa atin sa Pilipinas, may abogado na ganito na nakikipagbardagulan kung kani-kanino. Pati yung mga tao na ginagawa lang naman yung trabaho nila bilang artista at magpo-portrait bilang miyembro ng pamilya Marcos, kailangan pa rin kalaban. So, bilang isang simpleng Pilipino, nakakagulat lang na meron tayong ganitong abogado. So, ayun. So, dito kay Rowena Guanzon, paalala ko lang po, ang binoto po ng mga tao, hindi po ako bumoto niya na, eh yung party list po, hindi kayo. Kaya wag niyo pong sabihin na elected po kayo. Ang elected po ng 31 million ay si PBBM, yung tinatawag niyo pong magnanakaw. Yun po yung binoto ng mga Pilipino. Yun ang tunay na elected. So muli ako po si Mami Pei, isang Marcos loyalist. At excited na mapanood ang Made in Malacanang. Dahil 101% maraming iiyak na dilawan dito dahil posible na makilala ng mga Pilipino, ng mga kabataan, kung ano ba talaga ang tunay na ugali ng mga Marcos. At ngayon pong panahon na to, tapos na po ang mga dilawan. So muli ako po si Mami Peng, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mag-like, subscribe, and pakiclick na rin po yung notification bell. At pa-share na rin po ng ating mga video. At kung meron po kayong tanong at gusto natin i-topic, pwede nyo pong i-comment sa baba. So muli ako po si Mami Peng, isang Marcos loyalist. At proud na isang Marcos loyalist. Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. Supportahan po natin yung grupo namin natatag, yung Marcos Social Media Alliance. At ito po ay mga vloggers na hindi lang basta magbablog, kung hindi, lalaban din po para sa mga gustong pumalaban sa ating presidente.